The moment na naklik mo ang video na ito, ay naging biktima ka na ng isang napaka-powerful na tool na ginagamit ng mga hari noon para pasunurin ang mga tao at manalo sa mga digmaan. Well, ito ay magagamit mo sa iyong sariling kapakanan. Gusto mo bang malaman kung ano ang tool na ito? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Ibadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Kung first time mo pa lang, isubscribe mo na yan. Sa araw na to, bago po natin pag-uusapan ang isang napaka-powerful na tool na pwede mong gamitin sa iyong sariling kapakanan at sa business, ay gusto ko lang muna kayong balaan sa isang Facebook page na peke po. Hindi po sa akin yan. At narito po aking tunay na Facebook page at sana i-follow nyo para umabot na po tayo sa 10,000 followers. Para maintindihan po natin ang buong konsepto nito, balikan muna natin ang panahon ni Adan kung kailan siya nagkasala. Actually, sa mga panahon na yon, wala naman talagang pakialam si Adan at Eva sa Apple. Kaya lamang napukaw o natuon ang kanilang atensyon sa Apple at kinain nila ito dahil sila ay pinagbawalan. Kung sila ay hindi pinagbawalan, wala silang pakialam dun. At the moment na sasabihin ko sa iyo na huwag mong isipin ang white bear, ay iniisip mo na yun. Bakit nga ba ito nangyayari? Kung iyong oobserbahan ngayon, hindi mo mapigilan sa iyong utak na isipin yung white bear. Ano nga bang phenomena ito? Ano nga ba ang paliwanag nito? Bakit sobrang makapangyarihan yung ganitong strategy? Noong 1980s po, ginamit po ang experiment na ito sa mga maraming participants. Ang ginawa po nila, sinabihan nila mga participants na in the next few minutes, huwag niyong isipin ang white bear. Pero lahat sila ay nag-fail sa experiment na yun. Instead na hindi nila isipin yung white bear, ay iniisip nila at hindi nila ito maalis-alis sa kanilang thoughts. Ano ang nangyayari? Yung iba, gusto nilang mag-isip ng mga ibang bagay pero pilit pa rin na bumabalik yung white bear. Ano nga ba itong phenomena na ito? Yung ibang thoughts nila ay pumunta na doon mismo sa lugar ng white bear kung saan makikita mo ang white bear na gumagala based sa kanilang imagination. Merong explanation actually kung bakit ito nangyayari. At ito nga po yung sinasabi kong tool. Katunayan nga, ginamit ito para kumbinsihin ng hari ang buong nation o buong bansa para gawin ang isang bagay. At ito rin ay ginamit para maipanalo ng isang kaharian ang digmaan. Ano nga ba ang misteryong bumabalot rito? Bakit kaya sa tuwing tayo ay binibigyan ng isang command, ay madalas nating ginagawa ang opposite nito? Well, malamang sa malamang ay alam mo na kung ano ito. Ito po yung pamilyar na tinatawag na reverse psychology. Gaano nga ba kamakapangyarihan ang reverse psychology? Gusto mong malaman? Balikan natin ang kasaysayan. Taong 1700s po sa Europa ay nagkaroon ng issue sa patatas. Ang mga upper class at taga middle class ay kumakain at nasasarapan sa patatas. Subalit, yung mga lower class po ay ayaw po kumain ito. Iniisip nila na ito ay poisonous at hindi masarap at walang lasa. So ang mga taga upper at middle class, gumawa sila ng maraming variation at nag-e-enjoy sila sa patatas. Kumakain sila ng maraming patatas. At ito ay nakitaan nila ng potensyal na pwedeng pampalit sa tinapay. Pero kahit na ganoon ang kanilang sinasabi, ayaw pa rin ng mga taga lower class na kainin ito. Naisip ng mga taga upper at middle class na malaking tulong sa bayan ang patatas. Dahil kung sakali mang darating ang kakapusan, edi meron na silang pampalit sa tinapay at hindi na kailangang mag-alala. Sapagkat mabilis lamang na magtanim ng patatas at ito ay mabilis lang na tumubo at anihin. Pero kahit anong pilit ng gobyerno ng England noon na kumbinsihin ang mga tao na kumain ng patatas, ayaw pa rin nila. Ang ginawa nila, namigay sila ng mga pamphlets, nagturo sila na ganito ang makukuhang sustansya sa patatas. Pero ang mga tao ay sobrang tigas pa rin ng ulo, ayaw pa rin nilang kumain.
Kumbaga, parang nag-iinarte po mga tao noon, mga Avengers. Kumain ng patatas. Eh, itong Pringles na paborito ko, eh, gawa to sa patatas. At, actually, sobrang sarap niya. French fries, potato fries, gawa sa patatas. Masarap. Masarap actually. Bakit kaya? Ayaw nilang kumain sa patatas. So kahit anong convince po ng mga taga upper class at middle class na pakainin itong mga taga lower class ng patatas, ayaw pa rin talaga. Hanggang sa dumating po yung plague noong 1700s. So nagkaroon po ng salot noon at talagang katulad po ng nangyayari ngayon, yung salot nung panahon na yun. Nagkaroon ng kakapusan sa tinapay. Pero ang mga tao ay ayaw pa rin na kumain ng patatas. Hanggang sa dumating yung Revolutionary Day sa England, saan nagkaroon ng digmaan, at dahil may digmaan, syempre nagkaroon na naman ng kakapusan, pero ayaw pa rin kumain ng mga taga lower class ng patatas. Kaya nag-isip ng paraan ang isang hari kung paano ito masolusyunan. Kasi nakita po talaga nila na ang patatas ay merong malaking potensyal para matugunan ang kakapusan sa pagkain ng kanilang bansa. Dito na pumasok sa eksena si King Frederick the Great of Prussia. Ang ginawa niya noong 1774, nagpatanim siya sa kanyang nasasakupan at mga tauhan ng mga patatas, as in sobrang laki ng farm ng patatas. Tapos ang ginawa niya doon sa farm ng patatas na yun ay araw-araw niyang pinababantayan ng mga gwardiya. Kumbaga, ginawa niyang restricted yung mga farm ng patatas. Ngayon ang nangyari, ang mga tao noon sa England, nagtataka sila. Bakit kaya may mga gwardiya sa mga farm na yan? Ano bang meron dyan? Ano ba yung pagkain na yan na kailangang gwardiyahan? Sobrang mahal ba ng pagkain na yan? So ang ginawa po ng mga tao, dahil sila ay na-curious ng sobra, bakit kaya binabantayan niya ng mga gwardiya yung mga farm na yan? Ninakaw po nila yung mga patatas. Pagkatapos nila itong nakawin, ay dinadala nila ito sa market, tapos binibenta ng mahal. At etong si King Frederick the Great ay natuwa sa nangyari. Kasi ini-expect niya talaga na mangyari yung bagay na yun. Pagkatapos po nun, ay na-appreciate na ng mga lower class sa England at sa buong Europa ang pagkain ng patatas. So kitang-kita po natin kung paano ginamit ni King Frederick ang reverse psychology para kumbinsihin ang kanyang nasasakupan. Pero alam nyo ba na meron pang mas malupit dito? Mula sa Europa, dadako naman tayo sa China taong 100 AD. Sa mga panahon na ito, nangyayari po yung isang napakalaking digmaan. Ito yung pamilyar na tinatawag na Three Kingdom War of China. Isa sa mga leader ng digmaan ay si Sogeliang. Isang araw, may plano ang kalaban ni Sogeliang na pabagsakin ang kanyang kaharian. At ito ay naghahanda ng libo-libong kawal na handang pumatay sa kanyang nasasakupan. Nabalitaan ni Sogeliang ang plano ng kanyang mga kalaban. Instead na magpanik, siya ay naghanda ng isang napakagandang strategy. Nung araw na dumating ang kanyang mga kalaban, nagulat sila sa nakita doon sa kaharian o sa palasyo ni Sogeliang. Nagulat sila na walang mga kawal na nagbabantay sa paligid. Kaya kanilang katanungan, nasaan ang mga kawal dito? Bakit parang ordinaryong araw? Na tila ba hindi nangangamba ang mga tao roon? Merong nagwawali sa gilid, merong mga nagigitara, merong mga sumasayaw. Tila ba masaya at secured ang mga tao? Noong pumapasok na ang mga kawal sa kaharian, meron silang naramdaman na kakaiba. Feeling nila, merong ambush na nakaplano. Naisip ng leader ng kanilang kalaban na iko-corner sila ni Sogeliang, tapos papatayin, siyempre. Pero, yun ay wala sa plano talaga ni Sogeliang. Meron pa siyang ibang plano. At yung plano na yun ay naging dahilan kung bakit sila nanalo sa digmaang ito. Katunayan nga na pasama sa 33 war strategy ng China ang ginawa ni Sogeliang. At ito ay pang 32. Ito ang tinatawag na Empty Fort War Strategy. Well, ang malaking katanungan, nasaan ba ang reverse psychology doon sa kwento? Well, ito po. Una, hinayaan ni Sogeliang na maging open yung kanyang kaharian. Ang in-expect ng kanyang mga kalaban
ay poprotektahan ni Sogliang ng mga kawal ang kaharian niya. Pero wala, open. So, ginawa niya yung reverse. Nung makapasok na yung kanyang mga kalaban sa loob, akala nila merong ambush na mangyayari. Pero wala. Ginawa na naman niya yung reverse. At dahil medyo na-divert na ang attention at expectation ng kanyang kalaban, doon na po humina ang depensa nito. At kaya siya nagtagumpay sa digmaan. Well, ano nga ba itong reverse psychology? At bakit sobrang powerful niya? At paano siya gumagana? Ayon po sa changingmind.org, ang reverse psychology is a method of persuasion by which a person is persuaded by asking them to do the opposite. Kumbaga, pinupersuade mo at kinukumbinsi mo ang isang tao na gawin ang isang bagay sa pamamagitan ng isang opposite na offer. Halimbawa, huwag mong kainin ang ice cream na ito, pero kakainin niya yun. At nangyayari ang reverse psychology dahil sa tinatawag na reactance. Nagre-react kasi tayo mga tao. Bakit tayo nagre-react? Kapag merong restriction o merong command, ang ginagawa natin ay ang opposite. Bakit nga ba yun nangyayari? Kasi ang nagiging initial reaction po natin ay nililimitahan tayo sa mga command na yon. Kaya natin sila sinusuway. Kumbaga, naiisip natin na para bang ninanakaw sa atin yung freedom natin. At dahil natural sa atin na gusto nating makalaya, kaya ginagawa natin yung opposite. Ang Psychology Today po ay gumawa ng pag-aaral kung gaano ba ka-powerful na tool ang reverse psychology. So ginawa po nila, nag-survey sila ng 200 na mga estudyante. At ang 200 na estudyante na ito ay tinanong nila kung ginagamit ba nila ang reverse psychology para kumbinsihin ang kanilang mga kaibigan. Halimbawa na lang, sa panonood ng Netflix, ngayon kung mamimili yung dalawang magkaibigan, anong papanoorin natin? Stranger Things o Lucifer? Sasabihin noong may gusto ng Lucifer na Stranger Things para yung pipiliin ng kanyang kaibigan ay Lucifer. Lumabas sa pag-aaral ng Psychology Today na madalas na ginagamit ng 200 participants ang ganong strategy. At 2/3 sa kanila ay nagsabi na sobrang effective ng reverse psychology at madalas nila itong ginagamit buwan-buwan. Well, kung ikaw naman ang tatanungin, Evagers, ginagamit mo ba ang reverse psychology para kumbinsihin ang isang tao? Comment down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!